Kasi babalik siya pare, dito natin pasasalamatan. Opisyal lang nagsimula ang Pasko sa Quezon City, higanting Christmas tree, pinailawan. Nagbabalik si Chris Lucas. Magandang umaga, kasamang Jimmy, kasamang Romel. Oh, ay, magandang umaga. magandang maga. Oh, maga ka talaga nagising, ha? Oo. Hindi na ako pasalamat sa'yo kanina, babalik ka eh, ha? Okay. Hindi, sige, ulat hindi ulat ka ba na, hindi ka ba na, hindi ka ba na puyat doon sa pagko-coverage nung ano, ng pagpapailaw sa Christmas hindi tree? Hindi naman masyadong ginabi. Hinintay lang na bumaba yung araw para makita yung liwanag ng ilaw. Ganun talaga. Highlight. Hindi naman kailangan pabilagay. Chris, after office hours, bumaba na yung mga empleyado para saksihan yung pag-iilaw. Chris. Yes, okay, sir. Sige. Bakit ba laging Christmas tree ang pinailawan? Hindi ba nagpapailaw ng parol? Kasama na rin kasi yun eh. Isang, kumbaga, isang buhos. Tata, ang highlight lagi ay yung Christmas tree dahil sa yung pinakamalaki. Okay, sige, banat. Okay. Official nang idineklara ng simula ng Christmas season sa Quezon City nang inilawan ang isang higanting Christmas tree sa loob mismo ng compound ng Quezon City Hall. Pinangunahan ito ni Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, kasama ang miyembro ng Sangguniang Panlunsod, department heads at mga kawani ng pamahalang lunsod. Dalawang taong ding natigil ang ganitong aktibidad gawa ng pandemya at ngayon ay muling isinasagawa ang ganitong tradisyon upang ipaalala ang kahalagahan ng pag-asa ng bayan ng bawat mamamayan sa pagbangon ng lunsod mula sa mga hamon na nakalipas na dalawang taon. Inialay din ni Mayor Joy Belmonte sa poong may kapal ang tagumpay ng lunsod at ang pagpapunyagi ng mga kawani ng pamahalaan. Sa isinagawang lighting ceremony ay may mga food stalls na libreng ma-accommodate ang mga miyembro ng mga pamilya ng mga employee ng City Hall. Pero sa totoo lang, noong pang October o unang linggo ng November nagsimula ang Christmas season sa Quezon City Hall eh. Alam mo ba kung bakit? Kasi bakit pa? Sa sobrang yaman ng City Hall ng Quezon City LGU, namigay ng ekstrang bonus na 10,000 sa bawat empleyado. Ayun. May napakaswerte. Napakaswerte. Meron pang 10,000 na dagdag. Kasi nga naman, Quezon City ay top-notcher o Hall of Famer sa tax revenue collection. Ganon kagaling at ganon kayaman itong Quezon City. Kaya may mga syudad na nagsasabing, sana all. Sana all. Oo. Okay, isipin mo, bukod doon sa bonus mo na makukuha na kumbagay inaasahan mo na 13 month pay, aba meron kang biglang 10,000 pesos na additional pondo. Wala diba? Naman yan. Wala yan. Maghintay lang kayo sa atin. Miss yan. sige, yan muna kaganapan sa Quezon City. Ako si Chris Luas, nag-uulat para sa DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido TV. Okay, maraming salamat, parang Chris.